Good morning po sa inyong lahat mga ka-solar. Ito ulit si Solar Kapampangan para magbigay ng konting kalaman tungkol sa solar. So first time ko pong gagawin ito, itong question and answer na pagbablog ng question and answer. So pasensya na po kung hindi tayo masyadong ganung kabihasa doon sa mga magiging katanungan nyo, pero sasagutin ko po to sa abot ng aking makakaya. At kung sa tingin nyo po medyo mali ang aking isasagot, pasensya na po. Pero sa experience ko po sa solar, yun ang isi-share ko lang sa inyo. Kung may mali po dito, sana magtulong na lang tayo na itama ang aking isasagot kung sakaling mali. Okay. So, ang mga sasagutin ko po, base sa inyong mga katanungan dito sa comment section ng aking channel. Marami po kasi dito, pasensya na, minsan sobrang busy sa trabaho, hindi ko nasasagot. At ngayon, naisipan ko lang i-share. Dahil wala na pong alam na i-share na idea sa solar, alos lahat ng alam ko na i-share ko na. So, ang isang paraan na lang na naisip ko para makapag-share sa inyo is sagutin ang mga tanong nyo directly, live. So, ito, first time ko lang po, kaya pasensya na kung sakaling parang nagnenervous ako. So, ito po. Punta lang po tayo sa mga comment section nyo. At, ito po. Unahin po natin si Sir Henry James Makaraig. Ito po ang tanong niya. Pwede po bang magkaibang watts ng solar panel ang gamitin tapos nakaparallel po? Okay. So, ang tanong po ni Sir Henry ay, pwede po ba i-parallel ang magkaibang solar panel? So, base po sa aking experience mga solar, nung baguhan ako sa solar, tinry ko rin pong gawin yan, yung i-parallel ang different wattage. Halimbawa, yung isa po is 50 watts, yung isa 100 watts, minsan may 120 watts way back in 2014. Medyo mababa pa yung mga solar panel natin nun. So, tinry ko po. Sa tingin ko, wala lang po magiging problema. Basta parehas po yung ano natin. Yung mga wattage ng, ng voltage ng ating mga solar panel. Halimbawa, ang isang 50 watts, ang ano niya is naka-design sa 12 volt system. Tapos yung isa is 100 watts at naka-design din siya para sa 12 volt system, wala pong problema yon. Para sa aking experience po, actually hanggang ngayon meron pa akong mga setup dyan sa labas na ganun ang ano, wala namang naging problema until now. Ilang taon na rin yon, mula 2014 until this year 2022 na 6, 7, 8 years. So still functional pa rin po sila. Ayan po ang sagot ko kay Sir Henry James Makaraig. Salamat po sa inyong tanong, Sir Henry. Yan lang po. Meron pong isang tanong si... Ito, basahin ko na po. Nabasa ko na po kanina to, pero basahin ko ulit. Sabi ni Ma'am Sherry May Ortega. Okay. Boss, bakit kinuha mo mga sticker, boss? Natakot ka ba malaman yung specs at model ng ATS na yan, boss? Tapos may smiley. Actually, ma'am, di ko na maalala kung matagal na kasi ang post ko na to. Matagal na kasi ang nag-YouTube siguro nung pinost ko to. Hindi ako nagkakamali, mga magta 2 years na. Ang sticker, hindi ko naman actually yata kinuha or tinanggal. Di ko na kasi maalala. Pero kung natatakot kang malaman, sabi niya, yung specs or model. Hindi ko lang maalala kung sa vlog ko nasabi ko yung specification nun. Ang alam ko doon sa specs nun is 63 amps. Yung ano nun, yung capacity. At para sa 220 volts lamang, hindi pwede sa 12 volts. So, wala akong nakikitang ano dun, big deal para tanggalin ng sticker. Kasi mostly ang mga automatic transfer switches, 63 amps, karamihan na mga yun, makita mo sa online, mga online selling, Lazada or Shopee, nasa 63 amps lang mga yun. At sa 220 volts. Minsan naisip ko lang mga solar sa automatic transfer switch, meron akong gustong mga application na itatry sana na para sa 12 volts.
Kaya lang, di ko alam kung meron doon, pero hanggang ngayon wala pa kasi ako nakikita. Mas maganda sana kung meron sa 12-volt system yon para merong ibang pwedeng paggamitan. Kung meron, sana madedemo ko yon. Kaya lang, wala pa rin ako nakita. So, kung meron na lang, pakilagay na lang sa description mga ka-solar para gusto ko rin matry kasi meron akong gusto mga gawin doon sa mga 12-volt system na automatic transfer switch. Kaya lang, ang nakikita ko lagi is 220. 220 volts. Okay. So, anyway, salamat pa rin, Miss Sherry May Ortega, dun sa concern mo. Okay. So, punta naman tayo, okay? Sir Glicerio. Oh, lalaki ito. Sir Glicerio Paas. Sabi po niya, Sir, pwede ba dalawang panel with each SCC i-connect charging sa isang 12 volts battery? Okay, sabi niya, pwede ba dalawang panel with each SCC? With each SCC. Nakakalito yata yun. Sabi po niya, pwede ba ang dalawang panel? Dalawa ang gagamitin natin panel sa bawat SCC. I-connect sa charging sa isang 12 volts. Hindi ko masyadong mag-gets ang tanong ni Sir. Siguro kung sa pagkakaintindi ko, kung pwede ba yung gagamitin ng dalawang, halimbawa, ang isang dalawang panel sa isang SCC. Pwede naman yun. Dalawang panel each. Medyo magulo ng konti yung tanong ni Sir. Medyo nalilito ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin to. I-connect charging sa isang 12-volt system. Okay. Pwede ba? Okay. So, siguro, iano na lang natin. Sagot na lang ako sa ibang alam na paraan na alam ko. Kung ang gustong itanong ni Sir ay pwede bang dalawang panel sa magkaibang SCC? Okay. So, baka ganitong gustong tanong ni Sir. Sorry mga ka-solar, medyo nakakalito kasi yung tanong. Pwede ba yung dalawang panel, ito kunwari, panel 1 and panel 2, sa dalawang SCC, so may si panel 1 may isang SCC, si panel 2 may isang SCC. So dalawang yun, papasok sa isang 12 volts, sa isang system na 12 volts. Pwede po yun. Halimbawa, may isang 100 watts ka rito na merong SCC na kahit 10 amps lang na SCC at ganun din sa kabila, may 100 watts ka at isang 10 amps na SCC, yung dalawang yan magpa-parallel papunta dun sa isang battery na 12 volts. Pwede po yun. Pero, practicality purposes, hindi po advisable yun. Kasi, parang sayang naman ang SCC kung pag-iwalayin mo pa. Siguro, possible yun kung malalaki ang system na hindi kaya ng isang SCC. Pero kapag kasi ang SCC, mga solar, tulad ng mga videos ko, kung napanood nyo, kung 10 amps yun, kahit gumamit ka ng 2100 amps, pagsamahin mo yun sa isang SCC na kaya naman i-handle, tulad ng 2100 amps, na ang maximum niya nasa 10 amps, kaya na to. Kaya na nito ng isang 10 amps na SCC. Or, kung medyo malaki itong mga solar na yan, gamit na yun ng mas mataas na solar charge controller. Meron naman hanggang 60 amps. Meron pa nga mas matataas, pero 60 amps, sobrang laki na yan. Kahit na ano lang, wag na natin pag-iwalay yung solar charge controller na dalawa. Kahit isa lang, pwede na po yun. Okay. Salamat po kay Sir Glicerio Paas. Ewan ko kung nasagot ko ng tama yung ano nyo, tanong. Pero parang yun ang nagpagkakaintindi ko dun sa tanong nyo. Salamat po. Okay. So, punta naman tayo kay Sir Jonathan Pascua. Okay. Sabi po niya, tanong pala, Sir, okay lang po ba 26Ah battery, 60 watts panel, at 30 amps SCC na bili ko? Sabi niya, meron siyang battery na 26Ah, may 60 watts panel, at 30 amps SCC. Actually, pwede na po yan, Sir. Lalo na yung SCC nyo, napakalaki, 30 amps na. Kaya niya i-handle hanggang malaki yan. So, 30 amps, hanggang 300 siguro mga 300
watts, 15 lang yun. 600 watts na panel, kaya pa niyan. Eh, ang panel mo nasa 60 watts lang. Kayang-kaya. Pero, sa setup na to, for basic setup, okay na to. Okay na to. Yung 60 watts panel, 26 AH battery, 30 amps SSD, okay na yan. Kaya pang i-upgrade yan, yung mga solar panel, kahit i-upgrade mo yan. Basta, pasok sa ano natin. So, ulitin ko, Sir Jonathan, pwede po yan, okay po yan. Pero, masasuggest ko, kung madadagdagan mo pa yung panel mo, kahit na 100 watts to 150 watts, yung battery, kahit yan muna, kung yan muna ang kaya natin bilhin, 26 AH. Kung may battery ka pang extra, mas maganda, mas marami, para di sayang solar harvest. Pero sa basic setup, okay na to, Sir Jonathan. Okay. Salamat po, Sir Jonathan Pascua. Yun po ang sagot ko, okay na okay po yung setup na yon. Mas maganda, kung upgrade mo, mas maganda. Okay. So, next pong katanungan ay kay Sir Julius Estardo. Sabi po niya, Idol, bagong subscriber. Salamat. Salamat, Sir Julius. Okay ba yung hybrid inverter at magkano siya? Maraming salamat. Okay. Yung hybrid inverter, mga ka-solar, depende po sa paggagamitan. Pero, para sa akin, okay po siya. Actually, halos lahat naman na solar, okay. Basta sa tamang setup lang. Yung kung saan mo siya paggagamitan, kung saan, kung anong setup ang gusto mo, lahat naman, kahit off-grid yan, hybrid yan, or grid tie yan, okay lahat yan. Pero yung hybrid, okay din. Basta tama lang yung kung saan purpose mo siya gagamitin, yung hybrid. Maganda rin kasi ang hybrid kasi mamimenos mo na dun yung solar, yung charge controller, hindi ka nagagamit. Kasi ang hybrid, mga solar, kung napanood nyo yung dating videos ko, sa hybrid, parang magkasama na po yan yung inverter natin, yung solar charge controller. Parang pinagsama na yan sa isang inverter. Kumbaga, hindi ka nagagamit na solar charge controller kasi nandun na may solar charge controller na yung hybrid. Meron na rin siyang inverter. So, makakatipid. At yung tinatanong niyo pangalawa, magkano siya? Depende po yan. Maraming magagandang inverter na sobrang minsan mahal. Pero kapag mahal naman ang inverter, usually napakagandang quality niyan. Isa sa mga magandang quality na nakita ko, pero hindi pa nagamit kasi medyo may kamahalan, yung mga DAE. May mga kaibigan na kung mga installer, halos day ang ginagamit sa installation nila. Sa akin kasi, mga DIY lang, sa bahay lang, personal, sa bahay, dun sa bahay namin, isa, dun sa bahay ng ate ko, yun, install lang siya ng hybrid. Yun, mura lang yun. Makita mo yun sa online Lazada. Sa Lazada kong nabili yun, from China, nasa 10,000 plus lang yun, 10-something, 10-8, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, yung iba, ngayon kasi, dati pa nabili yun eh, mag-isang taon na rin siguro yun. Siguro ngayon, mamahal man yun, mga 11,000. Basta hanapin nyo kung ano, sakali, kung basic setup lang. Yung kasi, ano yun eh, medyo parang entry level na hybrid inverter. Pero maganda na rin, kasi until now, napaka-ayos pa ng anong yun. Ano lang yun, yung